Magandang araw mga kasagpi. Ngayon meron tayo ditong isang Nissan Patrol V8 engine with the hydraulic suspension. So magpe-perform tayo ng bleeding dito sa unit na ito. Ang unit na ito ay pinabalik ng may-ari ang original na shock absorber sa harap at sa likod. Bali, ang ginawa nila dito ay i-convert nila ito dati. Minodified nila ng ibang suspension, ng ibang shock. So, bali, ito yung shock absorber na kinabit nila dati. So, tinanggal na natin yan. Then, binalik na natin yung mga original na parts sa harap at saka sa likod na shock absorber. So, magpe-perform tayo ng bleeding. O, itong tools na, special tools na ito, yun ang gagamitin natin sa pagbi-bleed. Bali, ito yung special tools na ginagamit sa pagbi-bleed ng hydraulic suspension itong ating Patrol Y62. So, ito namang gauge na ito. Ito yung pan-check natin ng pressure. So, gagamitin din natin yan mamaya sa bandang huli. Bali, ito naman yung hydraulic fluid na gagamitin natin sa pagbi-bleed. So, papalitan na rin natin yung old fluid para malinis. So, bali, gagamitin natin to sa pagbi-bleed ng apat na shock absorber. Maaring kulang pa ito, so kukuha ulit tayo ng isa pa kung sakali mo na magkulang. Ito naman ang PPMU ng ating hydraulic system. Bali, dito natin ihuhook yung ating glitter tool. So bago yan, ilagyan muna natin siya ng marka para pagbukas natin ng mga nut na yan, ng mga bolt na yan, ay mabibilang natin kung ilang ikot. So bali, ibubuksan natin siya ng 2 turns, dalawang ikot. Kailangan hindi masubrahan para hindi masyadong lumabas yung ano na pressure, yung langis dyan sa tornilyo. Quick release lang naman eh. 2 round. Grabe naman. One. Two. So sasalinan na natin ng hydraulic fluid itong ating oil pump na gagamitin natin sa pagbi-bleed. So, pupunuin natin yan ng hydraulic fluid. Tapos habang nag-pump tayo ng pressure, i-monitor natin yung langis dyan sa gauge na yan. Kailangan hindi siya mauubusan ng langis. Mga kalahati o sa pangalawang guhit. Pero mas maigi kung hanggang kalahati. Huwag natin pakasakot. Wait, how can you see? There. Pay the gauge. Gauge. See? Gauge. Yala. Di pa. Do. Di pa, konti pa. Isa pang guhit. Open. Kailangan bubuksan mo yan siya. Naku. Busara mo na. Sutap mo ito na lang. Dito dumaan. Yan. Pwede na yan, may pundo. So, bombahin lang natin ng bombahin itong pump hanggang sa makapag-build tayo ng pressure dito. Bali, yung pressure niyan dapat nasa sa 2.4 bago natin na buksan yung bleeder. Then, pagka binuksan naman natin yung bleeder, kailangan hindi natin siya isasagad ng zero.
So magtitira tayo ng pressure siguro mga 5 para hindi tayo mahirapan ng pagpapump. Kasi pagka magsisiro, matagal ulit tayo bago makapag-build ng pressure. So bali hanggang 2.4 yung gauge natin bago tayo magbukas ng bleeder. At dito tayo mag-uumpisa ng pagbi-bleed dito sa kanang gulong, sa likod, sa bleeder na taas. So ibi-bleed natin lang siya dyan ng hanggang sa mawala yung bula. So kumuha tayo ng pansahod, lagyan natin ng hose para hindi matapon yung ating fluid na tatanggalin. So re-release na natin. So bali kapag binuksan yan doon sa kabila, i-monitor natin siya na hindi babagsak ng zero. Hindi natin siya papabuti ng zero. Kailangan hanggang dito lang sa mga 5 para hindi tayo mahirapan ng pagbibuild ng pressure. Oh, marami talaga yan. Baka tiga sa 10 ka dyan. So ayan, ang daming hangin. So kailangan i-bleed natin yun, siya lang i-bleed hanggang sa luminaw, mawala yung bula. So sobrang hangin niya, sobrang dami ng hangin niya kasi nga matagal siyang nakatanggal yung mga shock absorber dati. So bari halos nawala na lang fluid. So ipump lang ulit natin ang ipump hanggang sa makapag-bleed tayo ng malinaw, hanggang sa mawala na yung langis, mawala na yung hangin. So ulit-ulitin lang natin yan. So kapag natapos na natin mableed yung sa taas, ang isusunod naman natin ay yung bleeder dito sa baba, hanggang sa luminaw na lang ulit yung ating fluid at mawala yung hangin. Pagkatapos dito sa kanang likod, ang isusunod naman natin yung harap na kanan. Then pagkatapos noon, doon naman tayo sa likod na kaliwa. Tapos pagkatapos noon, doon naman sa kaliwa na harap. So bali ganun ang magiging sequence ng ating pagbi-bleed. So diretso-diretso lang natin yan hanggang sa mawala na yung hangin. Kapag medyo mababa na sa kalahati yung fluid natin doon sa gauge, so dagdagan ulit natin siya ng fluid bago natin na ituloy ulit yung pagbi-bleed. Kailangan hindi tayo mauubusan ng fluid yan para hindi tayo mahirapan mag-build ng pressure. So laging 2.4 yung ating pressure bago natin buksan. Yan o, marami pang hangin. So uulit-ulitin lang natin siya ng uulit-ulitin hanggang sa mawala yung bula. Tapos pagkatapos dito sa kaliwang, sa kanan na gulong, sa likod, lilipat tayo sa kanan na harap. So uulit-ulitin lang natin ulit yung pagbi-bleed hanggang sa luminaw na yung fluid natin at mawala yung bula. Basta tuwing bubuksan natin yung bleeder, papanatilihin natin na may pressure na matitira, mga 5.
2.4 pressure. Then release bleed. Sobrang daming hangin, wala ka. Dami pa eh. Hindi pa, ano pa yung iba? Mas marami yan. Hindi pa. Papya. Sige, okay, bomba. So pagkatapos ng mga ilang ulit na pagbi-bleed natin, pag re-release ng pressure, so bali ito na yung huling bleed natin. So malinaw na siya, wala nang hangin. So ulit-ulitin na lang natin yung procedure na ginawa natin dito sa kanang likod na shock absorber, dun sa tatlo pang natitira. Then pagkatapos noon is i-close na natin yung ating PPMU. So natapos na natin ang pagbi-bleed sa apat na shock absorber. So ang gagawin natin ngayon is ikakabit natin yung gulong. Then i-road test.